sa inyo lahat. Nanggaling na po ako sa iba't ibang lugar. Umpisa kami sa AGAP sa Batangas City Stadium. Kasama ni Congressman Nick Briones. Pagkatapos noon, napunta naman ako doon kay Gov sa kanyang mga scholar kasabay ng kanyang grupo ng mga AIC sa marginalized sector. Tapos, ano ba next? Dito na yung next. Ay hindi, meron pa yung Chinese Chamber. Andun sila sa restaurant, nagbibig din ako. Tapos, andito na ako sa Lemery. Binibilang nga namin, tinatanong ko nga kay Congressman Buhain kung kailan yung last ko rito. Kasi ang kulit ko, panayampunt ako sa Batangas. Gusto kong bisitahin si dating First Lady ng Lemery. Namin miss natin si Maglabi. Pero nandito ang bagets. Gulatan na ng Mayor, si Ian. Kaya we're in Lemery. I'm going to go to Santo Tomas next after lunch, quickly. So maraming salamat. Huwag kayong magsawa. Ako naman hindi nawawala ng pag-asa kahit talo ng talo dito sa Batangas. Tama naman ako kasi kapag may tiyaga, may nilaga, si Bongbong nanalo kahit papano noong 2022. Kaya may pag-asa. Baka hindi naman ninyo ako makalimutan by 2025 sa kakulitan ko. Okay, Senator, may proposal po si Secretary Hermosa ng DOH na yung mga hindi nakapasa po sa licensure exam ay makuha ng gobyerno bilang mga nurses assistants. Ano pong inyong mensahe dito? Yes, naiintindihan ko talaga malaking problema yung temporary certificate and registration kasi nagkukulang tayo talaga ng ating mga nurse. Sa kabila ng pagnanais ng mga nurse natin na makatulong sa kabilang mga pamilya at maghanap buhay sa abroad, ang laki kasi ng diferensya ng sahod, hindi naman natin mapagkakaila. Eh talaga nangangailangan naman tayo ng mga nurse. Maraming ospital di nakakabukas, magugulat kayo. Yung mga pinakasinasabing 5-star sa Manila, binubuksan lamang ilang ward na pipilitan magsara ng ibang annex kasi wala nang nurse. So, naintindihan ko at nagpapasalamat ako sa DOH na talagang tutukan natin ang problemang ito. Unang-una, itong sinasabing mga temporary registration. Ayaw naman natin na under-qualified ang mga mag-aalaga sa ating mga may sakit. Pero, kailangan natin sila. So, ang maaari gawin muna, siguro, yung mga nurse na hindi pa nakakapag-qualify at hindi pa nakakapasa, itong sinasabi nila na bibigyan ng trabaho, pero limited lamang ang responsibilidad. Kasi hindi naman pwedeng full nursing capabilities dahil hindi pa pumasa. Maybe limited lamang parang volunteer student nurse. Ikalawa, siguro ang maaari natin gawin, yung TESDA, yung CHED, yung PRC natin, magambag-ambag para yung mga nurse, bigyan natin ng, ano ba tawag doon, yung parang last minute na near registration, yung cramming, kumbaga, sa exam. Kung konti lang naman ang binagsak, konti lang naman, baka naman ninervous lang nung araw na yon o yung topic lang na yon, dapat siguro may emergency review para matulungan. Baka man tulad ng mga call center, baka naman sa loob ng 2-3 buwan, kaya na nila yan. At siguro, iratsyada natin na makapag-review ulit yung mga nurse na konti lang ang binagsak. So, yun. I think that's a very good development. At urgent na yan. Meron din kami paano pa lang batas at nandun na sa Senado, pati ako kasali dun, meron kaming tinatawag na Medical Reserve Corps. Kung may Reserve Corps ang ating sandatahan lakas, meron din dapat Medical Reserve Corps. Kasi marami tayong mga medically trained, may mga nurse, may mga midwife sa ating BHW, sa ating BNS. Marami rin mga nurses aid. Marami rin mga private doctors na gusto mag-volunteer. So, dapat ikumpuni natin sa Medical Reserve Corps para mag-volunteer na rin sila at kahit papano, may natatakbuhan ang ating mga local government official.
Lokal na lokal ang aking mga solusyon kasi dati governor ako eh. Kaya dapat yung talagang operational at madaling i-implement.